Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chiang Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Maraming salamat muna sa kapusubscriber, new subscriber, crosswatcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakatabahan ng puso niyo mga comments sa halos lahat kayo is resonance. Keep copy lang makabayan ng inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makukulang ang energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po ng personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me. This is a general reading, ano, Kabayan Aquarius, kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi para sa'yo. Tingnan natin kung ano mga magaganap o posibleng maganap sa darating na June 2024. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, hindi nyo po ito personal reading, okay? Maaring ito related sa work, love, job, friends, family, family member, co-workers o sa business mo. Okay, may mga, okay. Malalapit sa puso, nagagawin ang lahat para makuha ang gusto. Yan, yun may lumilipat. No? May mga pinag-iisipan, mag-retire, or may something withdrawal, or mga problem solution, no? Sa nakita ko dito. Parang magpo-focus na kayo sa inyong mga sarili, to move on, no? Sa nakita ko to yung iba. Tingnan natin. Sa nakita ko sa'yo dito, siguro, this is a time muna na magpahinga, no? Ganyan. Kailangan mo muna siguro ng mental peace or mas more on mag-focus ka muna sa iyong sarili sa nakita ko dito. Tsaka, kailangan mo lang din mag-rest, recharge, take time sa sarili mo, meditate, no? Sa nakita ko dito, I don't know why, pero siguro by June, maaari sa iba, nangyari na to. Medyo nakaka, ano ba tawag dito? Matatrap ka. Sa iba dito, matatrap kayo or may ista kayo sa isang situation, ganyan. Maari may mga magkaroon na mga problema o mga biglaang problema na hindi aasahan. No? Sa nakita ko dito, baka may biglang makipag-communicate tayo, makipag-communicate sa iyo. Na bigla siyang makipag-usap, no? Yun ang nakita ko. Pero parang may mga situation ka na may gagawin ka na ipo-focus mo yung sarili mo, maybe sa trabaho, sa kaperahan, sa maaring meron kang ginagawang may dine-develop ka, something, baka may dine-develop ka, no? May mga gagawin ka na yun na you need to focus and commit dito sa situation na to. Para sa kinabukasan mo, sa nakita ko to, sa kinakita ko sa iyo ito, no? Kaso, hindi nyo, maaring may malalaman kang katotohanan o may nalaman ka ng katotohanan, no? Sa nakikita ko sa iyo ito. Parang wala akong, ano eh, suot eh, no? Hindi ako kumpleto. Yun ang nakikita ko, mayroon may mga multitasking ako nakikita sa iyo. May mga choices ako nakikita sa iyo to make a new beginning sa buhay mo. May mga ideas, actually, ako nakikita na gagawin mo raw, no? Siguro, kung ano man ano to, maaring project, negosyo, or anumang idea ito sa nakikita ko. Pero para pinag-iisipan mo pa siya. Siguro medyo may mga multiple priorities ka pang ginagawa or may mga inaayos, no, or multitasking nga sa nakikita ko. Parang ano, hindi yung back and forth na feelings eh, na gusto mong gawin itong sitwasyon na to sa nakikita ko dito. Maaring iba dito may gagawing new project or own creation or kung ano man yan. Magkakaroon ng mga mental clarity sa iba, no? Kung ano man daw itong gusto nyo gawin sa buhay nyo or ideas na yan, you need to pursue itong situation na to kasi it looks like naman na magiging victory and success itong situation na to. Magiging success siya. Mag-i-start dito yung there's a new beginning of your journey, your energy, yan. And you need to create daw, yung iba, baka may gusto kayo i-create, then create nyo, no? Okay, mga original thinking na gusto nyo yung idea talaga na gawin, i-force mo daw yun, no? Kasi it will success sa nakita ko dito. Andito na yung nakikita ko na sa inyo, yung iba sa inyo, talaga,
you chase your dream na talaga, no, sa nakita ko ito, at hindi na kayo mapipigilan din. Kaya lang minsan, syempre, nahandun pa rin yung part na medyo nalilito ka, no? Maaring in the past, nagkaroon ng mga revelation or unexpected na, unexpected mga nangyari, no? Maaring may mangyayari pa rin by June na mga pangyayaring situation na hindi mo aasahan, no? And then, nakita ko naman yung abandoning the past kasi talaga ang daming pagbabago na nangyari o na naganap in the past, ano, sa nakita ko dito. Siguro sa sobrang pagod mo, it's time to relax muna sa nakikita ko, no? Tingnan natin. Take a break muna, no? Puro ano to, ah. Nasa isip mo ba ngayon is pera? Stability? Ito ko dito. Diba, makamahat ako yung mga ito. Okay. Very good. Ano po yan? Ito mo, puro pera. Nagiging mabagal yung processing with it come. May mga ginagawa kang ang bagal-bagal mangyari. May mga gusto kang ma-achieve na ang bagal niyang makamit. No, parang nabibigo ka always dito sa sitwasyon. So we have the eight of swords. Parang handin yung part na I don't know why, parang may dinedepensahan kay sa iba, ganun. No. Parang wala kang magawa sa ganun sa nakita ko. May mga pinag-uusapan when it comes to a money, no? Sa nakita ko dito, may pinag-uusapan. Handi nyo, may pinag-uusapan ka na may gusto kang gawin. May positive, may clear path ako nakikita sa'yo na gusto mong gawin. May mga objective or layunin na gusto mong gawin. And gusto mong i-action. No? Focus ka dito, eh. Focus and ready ka to action dito, eh. Kaso, medyo mabagal, no? Mabagal yung action when it comes dito sa situation na to, no? Maaring related ang money, yung mga gusto mong mangyari sa buhay, yung mga gusto mong ma-achieve, no? Sa nakita ko dito, may mga inaayos ka, eh. No? May mga inaayos ka na situation. Lumalabo ba yung mata nyo? Medyo ano, no, mag-ano kayo, may lumalaba daw ang mata. Ang hindi ko alam, pero yung iba dito siguro may, hindi ko alam kung may tutulungan kayo, may kinakausap ba kayo na tutulungan nyo when it comes to a money, or may tao ako nakikita dito na tutulong sa inyo when it comes to a money. Kasi may nakita ko maglalabas ng pera. Yung maglalabas o ng pera, para saan po yan? Medyo ano na dito, confused ka na, no? Just a confusion, emotion, yan. Parang may takot ako nakikita sa'yo. I don't know why, kung bakit, ano nangyari sa'yo dito. Parang may gusto kang gawin na mabilisan, pero nagiging mabagal ang sitwasyon. Ang bagal ng takbo. Slow. Pero, bakit po? Okay, nagkaroon ng mga ano, no? Panggagago or pagtataksi dito sa inyo, no? Handun yung emotion, handun yung sitwasyon na parang ikaw yung nakulong sa isang situation dito, no? Parang ikaw yung na-corner, no? May mga ganun situation. Maaring a part of the family na may related ang money, medyo naguguluhan ka, eh, dito sa situation na to, eh. Related siguro ang money tsaka family dito. Parang na-corner ka. No? Ano pwede ko malaman? Teka lang. Okay, may mga may mga regret? Ano pwede ko malaman kayo? Okay. Ibig sabihin,
either ikaw or a part of the family, parang ano to, separate way. Parang mag another path or mag-iiba o magtatry ng ibang landas. Ang nakita ko to, may umalis. 'Yun ang nakita ko dito, no. Tapos ikaw yung na corner, ikaw yung naiwan. 'Yun ang nakita ko dito. Pero by June, parang ganun eh. Parang may tao akong nakikita. I don't know kung ikaw or ibang tao, a part of the family, umiiwas. Nag-ano siya, space, ano ba tawag doon? Distance. Parang dumidistance. O di-distance ka or siya ang di-distance. Pwede pong malaman sino ito. Pinag-uusapan. Parang may mga tension in the past na hindi pa nare-resolbahan. I don't know kung ano yon, pero may mga inaayos. Ako nakita dito, no? May mga inaayos na may mga gustong someone want to fight something eh. No? At gagawin ang lahat para lang sa pag-move on. No? Sa nakita ko dito. Maybe in the past, nakikita ko dito na maari nagkaroon ng pagtataksil, paghiwalay. Nakakita ko yung sadness eh, no? Yan, baka by yun, ganun din maramdaman mo, no? May gusto kang ano eh, something must be let go dito sa situation na to, no? May gusto kang solusyonan when it comes sa family or sa loob ng bahay, no? Or kahabahayan, ganyan, nakikita ko dito. Pero may hindi ko alam talaga kung ikaw ngayon or ibang tao, a part of the family, na parang nagdi-distance. Umiiwas or something, nagdi-distance, something gano'n. So, nakita ko dito. Hindi ko alam kung nag-away kayo or magkakatampuhan kayo or baka binubuli ka tapos magdi-distance ka. Paring gano'n, no? May mga agrimento, may mga pinag-uusapan dito sa situation na to. No, to move forward, pero handoon yung hindi naguguluhan siya. Pero when it comes to your family, sa mga relationship mo, sa paligid mo, handoon yung care eh. Handoon yung love. You support, sinusuportahan mo sila eh. Pwede ka malaman sa ano. Iba dito magiging busy eh, no? May pinoprotektahan ka. May pinoprotektahan ka, may dinedepensahan ka. May didepensahan o may poprotektahan ka something. Someone want to harass you, no? And then, syempre parang may gusto kang panindigan. Syempre kung alam mo tama ka, no, panindigan mo. No, ang nakikita ko dito. I don't know kung may mga forceful akong nakikitang mangyayari dito sa situation mo. No? Strong will lang kung ano man itong situation na to. Strong will lang tayo, ha? The Tower. The Tower po siya. Ano po yan, ha? Hando na talaga yung situation na you abandoning the past, going forward sa the future. Hando na yung may mga mag-i-start na ng new beginning sa buhay nila. No, talagang nagkaroon na ng mga may sasaayos ni. May sinasaayos na, ilelet ko na yung nakaraan kasi nakita na nila yung halaga nila. No, magpo-focus na kayo sa inyong mga sarili. No, kumbaga you're starting a new beginning sa buhay mo. Marami pa bago ang mangyayari sa iyo. Baby, there's as a transformation ako nakita. May magwawakas at may mag-uumpisa. There's something lost din ano sa nakita ko dito. May revert and now I see na you are moving on. Sa nakita ko, meron na rin pagbabago, meron na talagang ending and start dito, no? It's very good naman, no? Kasi nakikita ko na maaring iba dito mag-start kayo ng new business niyo, new work. Yan, yung mga gusto niyong umpisahan sa buhay nyo, no? Baka bagong buhay, yung nakikita ko. Knight of Swords po siya. Ano po pwede kumilang? Okay. Okay. Ibig sabihin, nagkaroon ng third party dito, no? Karoon ng third party and then talagang maaring nagkaroon ng separation, no? Maaring asawa,
maaring boyfriend, girlfriend, ganyan, no? Nagkaroon ng separation kasi nagkaroon ng mga problema, struggle, struggle, tsaka yung mga something na stress ang nakikita ko dito. Kaya nalito na yung lakas ng loob mo at nakikita ko na hindi ka na mapipigilan, no? Kasi nakita ko na sa set ko na, na magtatapos na rin naman yung mga problema mo sa buhay mo. Lumabalik na rin yung lakas ng loob mo, no? Yung tibay ng loob, tiwala sa sarili. It's good naman yung nakita ko energy sa iyo, no? Ay, Two of Swords in reverse. Bakit? Ano para saan yun? Pwede ko lang malaman. Ibig sabihin, may hinihintay ka, no? May hinihintay ka na gusto mong bilisan, na gusto mong matapos, na maybe problem, no? May mangyayaring ganun. May gusto kang i-hairy, may gusto kang ang gawin ka agad, no? Maaring related siya sa money. May mga hinihintay ka, actually, dito. Pero nahandun yung hindi ka makapag-decide, may confusion nga. May pag-aalala, maaring ma-stress or takot. Magkakaroon ng delay-delay dito sa situation na to. Maaring may makikita ka o malalaman kang katotohanan. Kumbaga, seeing the truth, kumbaga, ganun. Maaring mga, maaring namubulo sa atin, no? Ma-overwhelm ka sa mga information sa nakita ko dito. Ang hindi ko lang alam kung ikaw ito, no? Yung iba dito, nagkakaroon na created block, eh. No? To make a new beginning. Maari may mga ginagawa ka na situation na nagkakaroon ng blockage, no, dito. May mga gusto kang asikasuhin na nagkakaroon ng blockage. Parang handa yung, kung tutuusin, halimbawa, may tao dito ako nakikita. I don't know kung sino siya. Sa unang sasabihin ko sa inyo. Hindi ko alam kung bata siya or dati mo karelasyon, no, or family mo siya. I don't know, ganun nakita ko. Na parang handuin yung parang, hindi ko alam kung parang wala siyang pakailam o bahala na, parang something ganun ang nakita ko. Hindi ko rin alam kung may tao rin ako nakikita na parang wala siyang care or wala siyang, I don't know kung wala siyang love. Kasi parang nakita ko, hindi ganun. Maaring may love, oo may love, pero siguro more love niya sa sarili niya, sa nakikita ko, no? Mas mahal niya. Parang hindi yun sa nakikita ko dito sa sitwasyon na to. Parang hindi ko alam, parang nabuboard siya? I don't know. May tao na nabuboard? Parang hindi yung wala siyang interest sa mga, I don't know, parang may something na ginawa. Wala, itong tao na to, wala siyang interest. Maari may sinasabi ka, o anong ginagawa mo? Parang may tao akong nakikita, wala siyang interest. Wala kang interest, ayaw niya sumuporta or hindi siya talaga very supportive na tao sa nakita ko dito. Lack of interest siya, yun ang nakita ko, wala siyang asikaso, yun ang nakikita ko, ah. Hindi ko alam, parang hindi ko alam kung tutol siya or something ganun, o baka karelasyon mo to dati, baka anak mo, iba dito, anak niyo to, no, sa nakita ko dito. Andun yung paghihintay mo, eh. Handin yung medyo matagal na rin naghihintay ka, no? You're patiently waiting dito, eh. Sa nakita ko dito. Or maari naman, nagkakaroon lang ng mga ina-analyze or progress. Yan. Strategizing, mga ganyan. Siguro mga ganun, no? Ang nakita ko, baka kaya medyo nagiging slow or nagiging medyo, I don't know, parang wala siya in this, baka busy siya. No? Ewan ko lang kung sino to. Parang yung busy siya or mas mahal niya kasi siguro yung ano ni sarili niya, maybe, no, nakita ko dito para sa pagbabago yung nakita ko, eh, pero I don't know why, kung sino yung tao na yun sa inyo. Tingnan natin, 8 of Pentacles. Ay, bakit po? Para saan? Yung iba dito, parang asaya nyo
sa umaga, pero when it comes sa gabi, ang dami niyong iniisip. Ang daming tumatakbo sa isip niyo. Parang mayroong mga situation na situation sa nakaraan na medyo naiisip niyo pa siguro. May mga stress, anxiety, depression, baka may nightmare na na-nightmare kayo o kaya nagkaka-insomnia na kayo. Medyo ingat-ingat din ano sa katawan ano kasi nandiyan nakita ko parang may gusto kang ano ba inaalala mo? Ano po ba inaalala niya? May mga sitwasyon na ayaw harapin. Ano po yan? Oh, okay. Inaalala niyo, gusto niyo may gusto mo ng clarity eh, no? Gusto mo ng clarity sa mga problema na kakaharapin mo o hinaharap mo. Yun na nakita ko dito. To make a new direction sa buhay mo. Andiyan yung focus ka dito. Gustong maayos eh. Andiyan yung mga inaalala ka. You want justice or maaaring may mga nagaganap na justicia or justice man yan, law man yan. No? Ang nakita ko dito. May mga pag pinag-uusapan din na ganun, no? Sa iba, sa nakita ko dito. Yun ang mga inaalala mo eh. Yung mga may gusto kang clarity. May gusto kang may layunin ka na matapos na gusto mong i-perfect or gusto mong matapos ka agad, yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga pinag-iisip pa. More on pag-iisip, ikaw sa gabi, no? Related ang family dito, related yung iba dito, related ang family, money, tsaka karelasyon, asawa, maybe, no? Sa iba. O kaya sa trabaho nyo, o business. Yun na nakita ko. Naghahanap ka ng clarification, clarity to something. No? When it comes to family, ang nakita ko ito, andun yung full of support eh. Ano? Andun yung full of support mo sa kanila. Pero there's something happy lang talaga dito sa situation na to, sa nakikita ko. Ano pa pang pwede ko makita dyan? Ano ba yung Wheel of Fortune? Ah, okay. May mga gusto kang gawin sa buhay mo na gusto mo nang mag-start ng panibago. Andun na rin yung magti-take a risk ka dito sa sitwasyon. Bumabalik na rin yung confident mo eh, no? Gusto mo ibalik yung confident mo, pero siguro minsan may mga inu-worry ka, may mga stress ka pa rin na nakikita ko na every night mo siyang iniisip. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga inaalala ka. Kaya siguro minsan parang masaya, hindi, masaya, hindi. Ganun ang nakikita ko sa'yo. May mga inaayos ka talaga totally. The position. Or may aayusin ka, no? Nakikita ko na maari makaramdam ka ng pagod by June, no? Nakakapagod, parang andun na nakita ko naman na may mga gagawin ka na. You are moving on to start a new beginning. Mas talagang nakita ko naman talaga na focus ka na sa sa sarili mo. Pero bakit ganito? Titingnan ko. Pwede ko bang malaman? By June, may mga mangyayaring ano. Sabi ko sana himala eh. Hindi naman. May mangyayaring good things, no, dito sa nakikita ko dito. When you start a new beginning sa buhay mo, may mga reward, may mga success, may mga wealth ako nakikita dito. Magkakaroon ng mga financial stability raw. Six of swords. Okay. Bakit? Tingnan natin ha. Bakit? Okay. Medyo ano no? More on money ang inyong pinag-uusapan dito. Oh my God. Pwede ko bang malaman? Bakit? Naku naman. Okay. Sa iba dito, sa nakikita ko dito sa sitwasyon mo, oohanod ka na you want to start a new beginning sa buhay mo. By June, siguro may mga magaganap na yun nga pagod na kailangan mong kalimutan o may mga obstacle na kailangan mong malagpasan, no, dito.
kailangan mo lang maging wiser and stronger dito sa mga situation na to. Iba dito ma-workaholic ano, or magpapaka-workaholic kayo. When it comes to success sa kaperahan or sa wealth, yung iba dito it's pale. No? Talo. May mga nangyayari sa may nangyari na sa nakaraan na muling-uling mangyayari sa ngayon. Sa nakita ko dito, no? Daranas ka na mga madidepress ka, maaring may mga needy ka or may mga gusto kang makamtan o need na. Magiging moody-moody, no? Sa nakita ko, may lungkot ako nakikita sa'yo. Yan. Magiging mahina ka by June eh. Nakikita ko yung week mo and then parang codependency something na gano'n nakikita ko. May mga wounded o masasaktan ka talaga. May mga battle ako nakita na kailangan mo hindi sukuan, no, dito sa situation na to. Maaring related ang money o iba pang situation dito, trabaho, business, something gano'n. Family. Kasi more on nakita ko naman lahat dito. Gano'n ang nakikita ko. May mga ulitin ko, may mga i-evaluate kang situation dito sa part mo, no? Ano, may mga gusto kang kumbaga, may mga gusto kang mag-success, may mga gusto kang ma-receive na reward or something na may magusto kang mga fulfill ang nakikita ko dito. Pero parang may pagka-fail or medyo makakaramdam ka ng failure dito sa situation na to. Makakaramdam ka rin na you are bored. Magkakaroon ng mga lack of effort, magkakaroon ng lack of confidence, ganyan, carelessness. Magkakaroon ng mga dead end roads, mga gano'n, something, ang nakita ko dito. Parang yung start mo to make a new beginning, siguro sa iba medyo hirap. Hirap mag-umpisa, no? Open the question. Malalakpas sa inyo, pagsubok lang yan. In a divine timing, lahat yan is maayos. Ibibigay yan sa'yo. Handun yung inaano lang niya na maging malakas ka. More. No? At saka mag-more give effort, no, sa situation. Kumbaga, siguro nga yung iba nag-give effort, pero yung iba hindi nakapag-cooperate kasi. No? Maaring may mga taong ganun. Pwede ko malaman si... may nakita ko dito ang decisionan. No? May decisionan ka raw? Medyo magugulo, no? Siguro may kakausapin ka. Maybe kakausapin mo or kakausapin ka. Vice versa, ha? Ganun. May tao dito na parang may gustong kausap. Lahat po ate, may gustong kausap. Parang hindi ko alam po ikaw ang kakausap. Ganun. Hindi ko alam parang ganun eh. Or mahihingi pa. Or maybe, sa nakita ko dito, hihingi ka ng tulong or siya ang hihilingi ng tulong sa'yo, ng pabor sa nakita ko. Kaya may nakita ko decision making, no? May mga dealing, may mga pag-uusapan na aayusin related ang money, related ang kasal, related ang family, no? Ang nakita ko dito. More on communication, ako nakikita dito. No? May mga yung may isa kasi ako nakikita dito eh, na medyo, hindi ko alam, parang more on focus siya sa sarili niya eh. Parang may rules siya. May rules ako, sabi niya gano'n. Na parang hindi ko alam kung nagiging malamig siya or hindi ka lang niya pinapansin, gano'n. Merong gano'ng tao. Maybe ikaw humihingi o siya ang humihingi na tulong sa'yo. Tapos ikaw ang nagiging malamig ang pakikitungo sa kanya o hindi mo lang siya gaano pinapansin. Kasi you have a rules, maaring ganun. Or maari ikaw ang humihingi ng pabor dito sa tao na to. Tapos ganun lang nakikita ko. Pwede ko bang malaman anong ano? Para saan?
Parang maybe sa iba dito is a project or yung mga may sinasaayos na something na mga papers. May mga papers kasi ako nakikita dito eh sa situation eh, no. Tingnan mo si Chario to, nag-reverse. Ibig sabihin, nagkakaroon ng slow dito, no. Nagiging slow and we have also the Empress. Nagiging slow motion. Hindi ko alam kung nagtatalo, may mga sabi ko nga sa inyo, may mga pinag-uusapan sa iba, may mga pinag-uusapan documents. I don't know why, pero ganun. Nagiging slow ang lahat. Parang someone is not, hindi interesado. Parang nag-stop eh. Parang walang galaw ako nakita dito sa sitwasyon na to. Paano man itong sitwasyon na to. Parang may mga gustong i-fix or may mga gustong ayusin. Pero nag-stop eh. Lack of direction ito sitwasyon na to. Hindi nag-move. Hindi ko alam kung ikaw ang tinatamad o itong tao na to medyo parang tamad. Ganun nakikita ko. Kaya nagkakaroon ng ano struggle eh, no, dito sa situation na to. Kaya pati ikaw parang naguguluhan ka na rin, no? Parang binabalanse mo lang lahat ng situation. O you need to balance and control to situation na to. Ace of Swords. Five. May mga ano pala, no? Maaring nagkaroon ng mga revelation, no? Nalaman ng katotohanan. May mga nag-aaway din with comes sa territorial, conflict, battle, lack of operation, lack of control in this situation, sa sitwasyon na to. Maaring may or maiirita ka siguro. Parang naiirita ka. Or maiirita ka. Five of Wands, Bisyo. Tower. Oo, may ano, meron kang tao na kakausapin eh. Pero medyo maiinis ka siguro. No, maaring kapatid mo, maaring family mo, a part of the family, maaring sa trabaho mo. Yun ang nakita ko. Maaring may related din ang business or money or trabaho dito sa sitwasyon na to, no? Oo, related nga ang family dito. May related ang bahay rin sa iba, sa nakita ko dito, no? Hindi ko alam kung anong gagawin nyo sa bahay. May mga magkikita-kita. Maaring ang family, katrabaho, or something. I don't know, parang getting together sa nakita ko ito. Parang may getting together pag-uusapan. Or maaring parties, o may pupuntahan kang isang binyag, birthday, recognition, wedding, something celebration sa iba sa nakita ko dito. Pero, ang di ko lang maintindihan, if ever na ganoon, parang mag-aaway o hindi magkakasundo, parang ganoon something ko. O kaya naman, sa iba dito, maaring may makikita-kita, pero medyo maiinis ka lang siguro. No? I don't know why, parang may dealing kasi ako nakikita dito eh. Iba dito community, effort, o kaya teamwork, o kaya may mga plano kasi ako nakikita dito. Pwede ko bang malaman para saan po? Nakikita ko naman yung pagiging breadwinner mo. You support your family, yung mga nasa paligid mo, handoon. Para saan po yan? For what? For what eh, no? Kapirahan. Anong... Ah, okay. Ah, okay. Pwede ko bang malaman si ano? Mabaliktad yung baraha mo. Ay, God. Okay. Ah, isa pa. Ibig sabihin, may gusto kang depensahan eh. May makikita kita talaga ito. Close relationship. Kamag-anak, kaibigan, kapamilya, ganyan. Friendship. Sa nakikita ko sa'yo dito, may... Sumasakit ba tiyan nyo? May mananakit ba ng tiyan? May nakikita ko sumasakit daw ang tiyan nyo. Bandang tiyan, actually, bandang tiyan siya. No, medyo mag-focus kayo sa bandang tiyan sa nakita ko dito. Tsaka yung change ng food daw sa nakita ko dito. May nakikita rin ako dito na ano, hindi ko alam kung may lumulubha
hindi ko alam kung sakit yun, parang o lumulubhang sakit o kaya lumulubha yung sitwasyon na hindi maganda, lalong nababaon sa parang something. Parang walang kasi nakita ko more on umpisa pa lang walang movement eh, 'di ba? Nagiging slow. Maaring may mga situation o problema na nagaganap or magaganap sa buhay niyo na may paglala, no? May lumala, may malala. Tapos may pagkasira more. Maybe a relationship, ganyan nakita ko. Sa iba naman dito, sakit, no? Sa nakita ko dito. Nagiging slow ang motion dito sa situation na 'to, no? Yan. May mga magbabago ako nakikita. Revelation, expected and unexpected itong situation na 'to, no? Mga magaganap. May mga handa kikita ko yung may mga pagsasaayos nga. Or if you want to retire, urong sulong, na-withdraw, you're searching. Yung iba nang si-search kayo ng mga sarili nyong karunungan eh. No? O yung mga gusto nyo talagang gawin na proyekto, business, or something na umpisahan sa buhay to make a new beginning sa nakita ko sa iyo dito. Medyo kailangan nating mag-focus, ano? Nagkikita ko dito. Nakikita ko kasi slow yung slow siya. May coming home din ako nakita sa iba. Hindi ko alam kung may uuwi o may darating. O ikaw ang uuwi o may darating. Tingnan mo, oh, walang action. Walang action dito sa sitwasyon na to. Nagkakaroon ng mga doubt, negativity, or maybe someone na maaaring may nag-alok sa inyo ng job or to make a new beginning, medyo parang hindi nyo natanggap. Siguro, ganun. Hindi kayo nag-action. O kaya sa ibang sitwasyon, nagkaroon ng mga slow o missed opportunity ako nakita. Siguro may mga few options sa iba. Or magkakaroon ng mga sudden changes dito sa situation nyo. May mga distraction to make a new beginning eh, no? Sa nakikita ko sa inyo. Magkakaroon ng distraction dito. Yung iba dito siguro natatakot sa mga pagbabago. Kasi kung magpapalit ka, halimbawa may trabaho ka, kung magpapalit ka or magre-retire ka. Halimbawa, parang hindi mo siya magawa. Kasi why? Parang natatakot ka sa magiging result nun. Pag nag-change ba ako ng trabaho o kaya nag-retire ako, ano magiging ano nun? Parang hindi yung takot. Kaya medyo siguro yung iba naging slow, no? Kunin mo lang yung ano yung resonate sa'yo kasi sinasabi ko na yung mga possibility na nakikita ko lang dito, no? Arigato, namaste, God bless.